Tinkerbell ay nanonood ng isang higanteng hayop. Ang kanyang layunin ay napakasimple. Gusto lang niyang tulungan siyang dumura ang tinik sa talampakan ng kanyang mga paa. Sa isang obsessed na obsessive disorder, tinanggihan niya ang panganib, dumura, nagulat ang hayop at nagising. Siya ay sumulyap sa Tinkerbell na galit. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Peking. Hindi. Huwag lumipat. Ang higanteng hayop ay naglabas ng isang umuusbong na tunog, na humihip ng Tinkerbell sa labas ng kuweba ng bundo. Ngunit para sa mga taong may masidhing karamdaman na katulad niya, paano siya sisuko? Naghintay siya sa pintuan ng kuweba para sa buong panahon, sa wakas ay lumitaw ang hayop. Sumulyap ito sa kaliwa at kanan at pagkatapos ay naamoy ito. Matapos matukoy na walang panganib na malulunod ang pag-crawl. Kapag ang hayop ay hindi nagbigay pansin, mabilis na sumunod si Tinkerbell, sa kabutihang palad hindi natuklasan. Sinundan ni Tinkerbell ang higanteng hayop na malalim sa kagubatan. Itinulak ng higanteng hayop ang mga bato at natagpuan ang bakal na bakal, kaya nakolekta nito ang maraming mga batong ito. Nagtataka si Tinkerbell na tumayo sa puno ng pagsilip. Walang nakakaalam kung ano ang nakolekta nito sa iba pang mga bato. Natuklasan ni Tinkerbell na ang malaking hayop ay sinaksak ng isang higanteng hayop, kaya't naapektuhan nito ang mga pagkilos nito. Ang higanteng hayop ay dinilaan ang mga talampakan ng mga paa na nasugatan. Pagkatapos ay hindi kanais nais at mayabang. Ito ay nagustuhan na ang higanteng hayop ay nagustuhan ang bato. Mabilis na naisip ni Tinkerbell. Naghang siya ng bakal na bakal sa mga ubas upang maakit ang pansin nito na hindi malinaw. Ilang sandali pagkatapos na ito ay nahuli. Ito ay orihinal na pipiliin ang bato ng hinayla ni Tinkerbell ang ahensya. Ang bato ay lumipad sa hangin. Ang higanteng hayop ay tumayo sa bato. Nahuli ni Tinkerbell ang pagkakataon na lumipad. Sa wakas ay hinayla niya ang tinik. Ngunit ang bato ay nahulog sa mga puno ng ubas. Ang Tinkerbell ay mahigpit na gaganapin ng mga ubas. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang sinubukan niya na hindi siya makatakas. Nakikita ang higanteng hayop na lumapit. Nagpanik at nanginginig si Tinkerbell, ngunit ang isa ay hindi interesado sa kanya, nais lamang na mangulekta ng bato. Itinaas ng hayop ang kanyang paa at dinilaan ang mga talampakan ng kanyang nasugatan na paa. Nagulat siya nang mapagtanto na ang kanyang mga paa ay wala na sa sakit. Siya ay mapagmataas na sumulyap sa kanya at lumingon upang umalis. Si Tinkerbell ay malapit nang umuwi ngunit si Curious ay lumipad sa kanya. Hindi pa rin niya alam kung bakit nasugatan ang hayop na ito at sinubukan pa rin mangulekta ng mga bato. Ang higanteng hayop ay chewed aloe vera sa gilid ng kalsada na halo-halong may laway at dumura sa mga bato. At pagkatapos ay nabuo ito ng natural na pandikit. Pagkatapos ay nakasalansan ito ng mga bato upang kunin ang bawat isa. Upang malaman ang katotohanan, sineseryoso ni Tinkerbell ang lahat ng mga aksyon ng higanteng hayop. Malinaw na ang higanteng hayop ay hindi nais na maistorbo sa kanya, hindi siya nag-abala upang tumingin sa Tinkerbell. Upang tanggapin niya ang kanyang sarili, kinuha ni Tinkerbell ang mga buhok ng higanteng hayop at niniting ang kanyang sarili ng isang puting panglamig. Ngunit ang malamig na hayop ay hindi nag-abala upang tumingin sa kanya. Kahit na ang bagong itinayo na pansamantalang bahay ni Tinkerbell ay durog ng durog na bato. Si Tinkerbell ay may puso upang matulungan siyang magkasama ang bato ngunit ang mapagmataas na higanteng hayop ay tila hindi pinahahalagahan. Nais ni Tinkerbell na gumuhit ng isang higanteng hayop na may larawan na napahinto din ito, ngunit hindi sumuko si Tinkerbell. Mayroon pa rin siyang makapal na mukha na nais gumuhit ng mga larawan para sa higanteng hayop, ang resulta ay iginuhit dito. Hanggang ngayon, ang mga light streaks na nagmula sa kanyang katawan ay nakakaakit ng atensyon ng hayop. Sa unang pagkakataon na kinuha ang inisyatibo upang lapitan ang Tinkerbell, nagulat na makita ang mga lumulutang naguhitan. Sinamantala ni Tinkerbell ang mga light streaks upang matulungan siyang mangulekta ng mga bato. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito tinanggihan. Maging ang kanyang bagong built house ay hindi nasira nito. Malinaw na, tinanggap ito sa kanya. Maaga ng umaga kinabukasan, si Tinkerbell ay natutulog ng maayos nang siya ay nagising. Nagising siya upang makita ang isang kakaibang hugis na tower ng bato na lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang matangkad na tower na ito ay hindi alam kung ano ang gagana. Kung nais ni Tinkerbell na galugarin, ang buntot ng higanteng hayop ay napatay.